Sa paglipas ng mga araw ay kapansin-pansin na bumalik na ang dating sigla ni Adam. Bagaman may mga pagkakataon pa rin natutulala ito. Isa pang napansin niya maging ni Nanay Flor at Mang Berto ay mas napapadalas ang pagsama-sama ng binata sa mga kapatid nito. Tuwing weekends ay lumalabas ang magkakapatid at tuwing Linggo naman ay sama-sama ang mga itong dumadalaw sa puntod ng mga magulang pagkatapos magsimba. Halatang mas naging close na ang magkakapatid na Bautista na labis nilang ikinatuwa. Natutuwa ako riyang kay Adam, ani Nanay Flor isang araw. Ang laki ng ipinagbago niya at sana magtuloy-tuloy lang ang pagiging close niya sa mga ate niya. Kaya nga mahal, nakakatuwang panoorin si Adam na mas naging malapit na ngayon sa mga ate niya. Talaga nga namang may purpose ang lahat ng nangyayari sa isang tao. Ani Mang Berto na mas open na ngayon sa pagpapahayag ng relasyon nito kay Nanay Flor. Manhid na lang ang hindi makakahalata sa sweetness ng dalawa. Sa palagay niya ay alam na rin iyon ng ibang tao, pero hinihintay na lamang ng mga ito na manggaling ang kumpirmasyon sa dalawang matanda. Nakangiting ipinagpatuloy ni Sheila ang paghihiwa ng mga gulay na lulutuin ni Nanay Flor. Sila lamang ang naiwan sa bahay dahil lumabas si Adam kasama ang mga ate nito. Mahal, pakilakasan mo nga yung TV, ani Nanay Flor nang makita roon ng isang file video ni Aryan sa isang showbiz talk show. Nabitawan ni Sheila ang hawak na kutsilyo at lumapit sa kinaroroonan ng TV. Maging sina Nanay Flor at Mang Berto ay napasunod din. Ayon sa balita ay 5 weeks nang nagdadalang taong sikat na aktres. Buntis si Aryan? Tanong ni Nanay Flor. Si Adam ba ang ama? Tanong naman ni Mang Berto. Nakagat ni Sheila ang ibabang labi. Ilang segundo pa ay lumabas roon ng video ng isang basketball player na si Sander Connor. Ayon sa balita ay si Sander Connor di umano ang ama ng ipinagbubuntis ni Aryan. Paanong? Sabay-sabay pa nilang nasabing tatlo. Nang biglang may pumalatak sa likuran nila ay sabay-sabay pa silang napaigtad. Sir Adam, natatarantang bulalas ni Sheila bago mabilis na pinatay ang TV. Oh, bakit mo pinatay ang TV? Eh kasi, aniya, sabay kamot sa ulo. Tiningnan niya ang mukha ni Adam. Kalmado lamang ito at kung ano man ang tumatakbo sa isipan ay hindi niya mabasa. Kanina ka pa ba dyan? Hindi namin napansin na dumating ka na pala. Kasama mo ba si na Janet at Elise? Dito ba sila maghahapunan? Sunod-sunod na tanong ni Nanay Flor sa binata. Paano niyo ako mapapansin? Itutok na tutok kayo sa panonood ng TV. Nakangiting wika ni Adam. Nagkatinginan silang tatlo. Alam niyang iisa ang tumatakbo sa isipan nila ng mga sandaling yon. Pero nagkakahiyaan lamang sila. Pasimpleng sinikon nila si Mang Berto. Tumikim ito maya-maya. Ang sabi sa balita, buntis daw si Aryan. Totoo bang it's true? She's pregnant with Connor. Humugot ito ng malalim na paghinga. Sa totoo lang, bago pa man ang libing ni Mama ay wala na kami. Dahil nagtapat na siya sa akin ang tungkol sa namamagitan sa kanila ni Connor. Maayos naman ang naging paghiwalay namin. Isang nakakailang nakatahimikan ang bumalot sa kanila at si Adam ang unang bumasag niyon. Huwag kayong mag-alala, ayos lang ako. Nakangiting wika nito. Sige na at ipagpatuloy niyo ng pagluluto niyo. Sarapan niyo ha? Tawagin niyo na lang kami ni na ate sa itaas kapag tapos ng maluto ha? Sige. Lumabas na ito ng kusina. Nang maiwan silang tatlo ay napabuntong hininga sila. Kawawa naman si Adam, ani Mang Berto. Sa palagay niyo eh, ayos lang kaya talaga siya. Sa tingin ko eh mukhang totoo naman na masaya siya. Saka mabuti na rin na nangyari yun. Dahil simula pa lang masama na talaga ang kutob ko sa babaeng yun. Malandi siya. Nangigigil na wika naman ni Nanay Flor. Huwag na huwag lang siyang magpapakita sa akin at kakalbuhin ko talaga siya. Tahimik na sinundan na lamang ni Sheila ng tingin si Adam. Oo nga at nalulungkot siya para dito. Pero hindi rin niya maiwasang matuwa sa nangyari. Uy, may chance ka na uli kay Adam. Anang isang tinig sa isip niya. Che, hindi ito ang tamang panahon para isipin ko yan. Ngunit hindi pa rin niya napigilan ang pagsungaw ng isang ngiti sa kanyang mga labi. Nakangiting binabalutan ni Sheila ang cast ni Adam. Napakatahimik nito habang kinakalikot ang cellphone. Next week na pala ay tatanggalin na tong cast mo ah. Pagbubukas niya ng usapan. Aha.
Siguro tuwang-tuwa ka na dahil sa wakas makakakilos ka na rin ng maayos. Hindi ba? Hindi ito sumagot. Ang bilis ng panahon, no? Biruin mo, halos 6 months na rin pala akong nagtatrabaho sa'yo. Pero next week, hindi mo na ako kakailanganin pa. Dahil nagulat siya nang bigla nitong bitawan ng cellphone. Saka ginagap ang kanyang kamay. It doesn't have to be that way. Lumunok ito at pinakatitigan siya. Sheila, I think you and I, we have something going on. Alanganin itong ngumiti. We'll make a good couple, so why don't we give it a try? Namilog ang mga mata niya at napaawang ang kanyang mga labi. Tama ba ang dinig niya? Ano? Would you like to go out on a date with me? Bigla ay tila hindi ito mapakalit saka naisuklay ang kamay sa buhok nito. Alam kong hindi magandang timing ko pero hindi naman mahalaga yun, hindi ba? Hindi naman sa minamadali kita pero gusto kita, Sheila. I like you a lot. Hindi niya alam ang isasagot ng mga sandaling yon. Parang napakabilis naman yata ng mga pangyayari. Oo nga't isinasama niya yun sa prayers niya gabi-gabi. Pero ang bilis naman yatang dininig ni Lord ang panalangin niya. Kumunot ang noo niya dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Please say something. Nagmumukha na akong ewan dito. Untag ni Adam. Eh, hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ba parang masyado pang maaga para dito? Hindi pa natin lubusang kilala ang isa't isa. What do you mean? You know me better than anyone else. You've even seen me naked. For crying out loud. Teka lang naman. Ano naman ang kinalaman nun? Huminga ng malalim si Adam. Tumikim ito at hindi alam ni Sheila kung imahinasyon lamang ba niya. Pero tila namumula yata ito. Do you like me? Damang-dama niya ang pag-iinit ng mukha ng mga sandaling yon. Bahagya siyang tumango. Nagliwanag ang mukha nito at malapad na napangiti. Yes. Bulong pa nito at napasuntok sa ere. Ako mga hawakan nitong muli ang kamay niya, pero umiwas siya. Pero, bakit may pero pa? Bagsak ang balikat na tanong nito. Hindi ba parang napakabilis naman yata nito? Ang dami mong pinagdaanan nitong mga nakaraang buwan. Ang tungkol sa mama mo, tapos si Aryan. Sandali itong tumingala. Paano ko ba ipapaliwanag sa'yo to? Kami ni Aryan, naging kami dahil na rin sa pambubuyo ng mga tao sa paligid namin. Everyone kept saying that we look good together, and we sort of just went with the flow. It was a suitable arrangement for us both. Hindi mo siya minahal? Nailamos ni Adam ang kamay sa mukha nito. Oh God, can't this get any more embarrassing? Huminga ito ng malalim, saka siya muling hinarap. Sa totoo lang, ang akala ko'y minahal ko siya. Gusto ko siyang kasama. Masaya ako kapag ipinapakilala ko siya bilang girlfriend ko. Pakiramdam ko ang gwapo-gwapo ko kapag pinapakilala ko siya sa ibang tao. Napayuko siya. Masakit para sa kanyang marinig pero kailangan niya yung malaman. She filled my manly ego and fulfilled my physical needs. And I thought that was everything. Hinawakan ni Adam ang baba niya. Saka siya tinitigan sa mga mata. Until I met you. Wala siyang maapuhap na tamang salita kaya natahimik na lamang siya. I know it all happened so fast for me too. Please, believe me. I really like you a lot, Sheila. Hinaplos nitong pisngi niya. Umiwas siya rito. Hindi kaya natutuwa ka lang sa akin? Dahil nasa tabi mo ako nung malungkot ka. Napaka-vulnerable mo pa ngayon at sa palagay ko, baka gusto mo lang ako bilang tao o isang kaibigan at hindi bilang isang babae. What? You've been through a lot, sir. Bigyan mo na muna ng sapat na panahon ang sarili mo. Give your heart a break. I don't understand. Nakasimangot na ito. Are you rejecting me? Why? I mean, what's there not to like about me? Napailing na lamang siya Sheila sa pinagsasabi ni Adam. Hindi siya makapaniwalang nagawa pa nitong isingit ang bagay na yon. Napatayo sa kinauupuan si Adam at nagsimulang maglakad ng pabalik-balik sa harap niya. Tahimik na sinundan na lamang niya ito ng tingin at nagulat pa siya nung bigla itong huminto sa harap niya. I get it. You're playing hard to get with me, right? Because if you are, it's definitely working.
Umiling siya. Huminga ito ng malalim. Kung ganun, ano ba talaga ang gusto mo? Tila naiinis ng tanong nito. Time. Halimbawang gusto mo pa rin ako pagdating ng right time. Ay baka nga seryoso ka talaga sa sinasabi mo ngayon. Gano'ng katagal ang right time na yan? 1 taon? What? No way! Hindi ako makakatagal ng ganun. 8 months? Make it 3. 5. Deal. Iniabot ni Adam ang kamay na walang kas sa kanya para makipagkamay. Nakangiting inabot niya ang kamay nito. Good luck sa atin, Sir Adam. I don't need that. You'll see. I can be very patient when I want something so badly. Nakangiting wika nito. Nagulat si Sheila nang bigla siya nitong hilahin patayo. Dumukwang si Adam at bigla siyang hinagkan sa mga labi. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong magprotesta dahil kung gaano kabilis siya nitong hinalikan ay ganoon din kabilis itong nakalayo sa kanya. I'm going to hold on to that for 5 months. Hagat ang labing anas nito habang naglalakbay ang mga mata sa kanyang muka. God, he was seducing her. Ang akala siguro nito ay kakagat siya sa pangaakit nito. 5 months, sir. Aniya bago marahan itong itinulak palayo sa kanya. Kahit pa nga naubos yata ang lahat ng self-control niya sa ginawang iyon ng binata. Kakatapos lang ikwento ni Sheila kay Isabel ang nangyari sa pagitan nila ni Adam. At ngayon ay nakatulala lamang ito sa kanya. Uy, Isabel, anong nangyayari sa'yo? Tumikhim ito. Niyaya ka ni Adam na makipag-date? Oo. At tinanggihan mo siya? Ang sabi ko, bigyan niya ako ng sapat na panahon. At 5 months ang hiningi mo? Tumango siya. Luka-luka ka! Anito, sabay kurot sa kanyang tagiliran. Bakit mo ginawa yun? Nag-iisip ka ba? Si Adam Ayan Bautista ang pinag-uusapan natin dito tapos binasted mo siya? Hindi ko siya binasted, ani Sheila, sabay iwas sa kaibigan. Sa haba ng panahong hiningi mo sa kanya, sa palagay mo mahihintay ka nga niyang talaga? Ang lakas naman ng loob mo, grabe. Ang haba naman ng hair mo, ha? Hindi maiwasang malungkot ni Sheila sa sinabi ni Isabel. Naisip na rin niya ang posibilidad na yon. Mabuti na rin yun. At least, malalaman ko kung hindi nga talaga siya seryoso sa akin, di ba? Ano ka ba? Chance mo na sana na maging kayo. Sa palagay mo ba hindi ko naisip yun? Kung susundin ko lang ang sarili ko ay gustong gusto ko rin siyang sagutin. Pero ayoko namang gamitin ang kahinaan niya. Love ko na si Adam. Pero alam naman natin parehong pinagdaanan niya. At hindi ito ang tamang panahon para makipagrelasyon siya. Tila hindi pa rin kumbinsidong pumalatak lamang si Isabel. Bahala ka, Sheila. Bahala ka. Mag-ingat ka palagi, Sheila. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Hindi na niya mabilang kung ilang beses yung ibinilin sa kanya ni Nanay Flor. Opo, aniya sabay abot ng isang papel sa matanda. Nandyan po ang cellphone number ko. E-text o tawagan niyo lang po ako kung gusto niyo nang makakausap. Bigla siyang niyakap ni Nanay Flor. Mamimiss ka namin. Para na rin kitang tunay na anak. Gumanti siya ng yakap sa matandang babae. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Aba, dapat lang no. Magtatampo kami sa'yo kapag ginawa mo yun. Wika naman ni Mang Berto. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Ingatan niyo po mga sarili niyo para maalagaan niyo pong isa't isa ng maraming pang taon. Nakangiting inakbayan ni Mang Berto si Nanay Flor. Sandali lang po at magpapaalam lang po ako kay Sir Adam. Ani Sheila, saka hinanap ang binata. Natagpuan niya ito sa sala habang abala sa paglalaro sa iPad. Wala na ang cast nito at nakakakilos na ng maayos katulad ng dati, bagaman pinag-iingat pa rin ito ng doktor. Sir, bahagya lamang siyang sinulyapan nito. Bakit? Magpapaalam na ako, sir. Okay, take care. Anito na hindi mo lang nag-abalang mag-angat ng tingin. Lihim na nagtampo si Sheila sa inasal ni Adam. Sige sir, mauna na ako. Thank you. Aniya saka agad na tumalikod. Wait! Nagulat si Sheila nang lumingon siya ay nasa harap na niya si Adam. Bakit? May nakalimutan ka bang
Naputo lang nais niyang sabihin nang bigla siya nitong hapitin at niyakap ng mahigpit. Is there anything I can do to make you change your mind? What can I do to make you stay? Hindi ko alam kung makakatagal ba ako ng 5 buwan na wala ka sa tabi ko. Hanito't lalo pang humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Hindi na napigilan ni Sheila ang sarili na gumanti ng yakap dito. Wala, sir. Sa maniwala ka o sa hindi, eh ginagawa ko rin ito para sa'yo. Gusto kong makasiguro ka sa nararamdaman mo para sa akin. Pagsisisihan mo na pinakawalan mo pa ako. Sa gwapo at macho kong to, marami ang nagkakadara pa sa akin. Kumawala siya sa pagkakayakap nito. Ibang klase ka talaga. Grabe talagang self-confidence mo, no? Hindi ka ba nagsasawang sabihin yan? Parang batang lumabi ito. I can't help it. You're the only person who makes me feel so unsure of myself. I don't know if it's a good thing or not. Because you don't seem to be impressed with what I have. And I absolutely hate it. Because if there's one person who I want to please, it's you. Naisuklay ni Adam ang kamay sa buhok. It's just so frustrating. Pakiramdam ni Sheila ay sandaling tumigil ang mundo niya sa sinabi nito. Kung pagbibigyan niya ang sarili, baka hindi na siya umalis pa. Nakakainis kang lalaki ka. Paano mo nagagawa sa akin to? Nakagat niya ang ibabang labi sa pagpipigil ng emosyon. Hindi niya alam kung makakatagal pa siya roon na hindi siya tuluyang bibigay sa lalaking kaharap. Magpahatid ka na kay Mang Berto para hindi ka mahirapan sa pagbitbit ng bags mo. Hindi na kita iahatid pa dahil baka kung ano lang ang magawa ko. Mag-ingat ka palagi. Muli ay niyakap siya ni Adam. Pero saglit na lamang yon, bago ito umakyat sa hagdan at narinig pa niya ang pagsara ng pinto ng kwarto nito. Ilang beses siyang huminga ng malalim para kumbinsihin ng sariling tama ang naging desisyon niya. Anak, tigilan mo nga yung pagkukuskus dyan sa lababo. Maputing maputi na yan dahil kanina mo pa yung pinagdidiskitahang linisin. Pinunasan ni Sheila ang pawisang noo. Saka nginitian ang kanyang ina. Okay lang ako, mama. Hindi ba't kaya ka umuwi rito sa probinsya natin para magbakasyon? Eh bakit sa halos 1 linggo mo rito wala ka nang ginawa kundi pagurin ang sarili mo? May problema ka ba? Tungkol ba sa love life yan? Nahinto siya sa ginagawa. Paano nitong nalaman yun? Minsan ay gusto niyang isipin na may ESP yata ang nanay niya.